Operator ng sabungan, patay ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sana po mabigyan ng hustisya. Sana po ay mahuli yung gumawa po noon kasi hindi po talaga makatarungan. Ito ang panawagan ng 24 anyos na anak na si Lea De Chavez matapos pagbabarilin ang kanyang amang si Joselito De Chavez ng hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Natatas, Tanawan City, Batangas. Kwento ni Lea, nakasama pa niya ang kanyang ama nang papunta sila sa bayan. Ang bilin pangaraw ng kanyang ama, ang grocery daw po, huwag daw pong pababayaan. Tapos ay ang kanyang mga naipundar. Tapos po tinatanong po ang aking mga kapatid, kinakamusta po kami. Nagkukwentuhan po talaga kami, parang yun na talaga yung huling usapan namin bago niyo po ako ibaba. Wala rin naman daw siyang alam at nababalita ang nakaaway o kagalit ng kanyang ama. Matulungin din daw sa kapwa ang kanyang ama. Pagka po may lalapit sa kanya, tinutulungan po agad. Hindi po yun ang dadalawang isip na magbigay sa kapwa. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, alas 8 ng gabi umalis ang biktima sa sabungan. More or less 300 meters from the cockpit arena ay biglang pinagbabaril ito habang nagmamaneho. Nangangalap pa ang pulisya ng mga CCTV footage na posibleng makatulong sa kanilang investigasyon. Sa ngayon ay may mga anggulo tayong tinitingnan, no? Pero hindi pa natin siya pwedeng i-disclose. Patuloy pa rin nating iniimbestigahan at nangangalap tayo ng sapat na ebidensya. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.